Kasabay ng pagharap ni Brigadier General Ranulfo Sevilla sa Commission on Appointments, lumantad sa media ang misis niyang si Ginang Tessa Luz Aura Reyes Sevilla kasama ang dalawa nilang anak. Ito'y para ihayag ang pagtutol niya sa promotion para maging ganap na Brigadier General ang kanyang asawa. Nauna rito, naghain na rin siya ng oposisyon sa CA. Kwento ni Mrs. Sevilla, pahirapan kung magbigay ng sustento para sa mga anak ang asawa sa kabila ng utos ng korte. Maraming beses din umano siyang sinaktan ng mister kahit noong nagbubuntis siya at kahit sa harap ng kanilang 12 anyos na anak. That kind of person na nang-o-oppress ng tao, lalo na ng mga kababaihan, ng mga nanay, ng mga naging anak niya, ng mga batang inosente, hindi niya deserve ma-promote. No amount of sorry, no amount of money will make me back down. Dati nang naghain si Mrs. Sevilla ng reklamong violence against women and children laban sa asawa, pero na-dismiss ito. Dismayado rin anya siya sa AFP na hindi umano umaksyon sa mga reklamo niya. Hindi mo deserve. Hindi mo deserve na purihin ng publiko dahil mapagpanggap ka. Sa ibang tao ang bait-bait mo, pero sa sarili mong pamilya malupit ka. Sa isang closed-door executive session, tinalakay ng Commission on Appointments ang oposisyon ni Mrs. Sevilla sa promotion ng asawa. Nagpasya rin ang National Defense Committee ng komisyon na ipagpaliban ang promotion ni Sevilla. Inaprubahan naman ang promotion ng siyam na iba pang opisyal ng AFP. Ayon kay Senate President Juan Miguel Subiri, dapat magsumite muna si General Sevilla ng notarized affidavit na nangangakong magbibigay ng sustento sa mga anak. You may do the best, always present for work, napakasipag, napakagaling. Pero pagdating po sa character, yung moral background of the individual, binabantayan din namin yan dito sa Commission on Appointments. Nagpasalamat si Mrs. Sevilla sa aksyon ng CA. Tumanggi namang magbigay ng pahayag sa media si General Sevilla. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Army na si Colonel Louis De Maala, hindi nila kinukonsinti ang karahasan laban sa kababaihan at isinasaalang-alang nila ang kapakanan ng mga sundalo at mga dependent nila. Ipinatutupad din anya ng Philippine Army ang mga polisiya at batas para matiyak ang kaligtasan at hustisya para sa kababaihan. Hindi na nagbigay ng dagdag na komento ang Army dahil may isa pang kasong dinidinig sa korte sa pagitan ng mag-asawa. Willard Cheng, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.